Hello mga kalasa! Welcome sa Lasang Pilipina! Ngayong araw mga kalasa ay magluluto tayo ng pusit. Mayroon tayo ditong apat na piraso, linisin muna natin. Sa pagkatapos natin linisin, sa kawali mga kalasa, maglagay tayo ng isang tablespoon lang na mantika at 50 grams na butter. Tunawin lang natin yan. Pagkatunaw niyan, ilagay na natin yung bawang na one head. Yan ang kinat ko ng pamins. Ilagay lang natin. Pagkatapos, ihalo hanggang sa maluto yung bawang at maglabas siya ng masarap niyang aroma. Pagkatapos niyan, ilagay na rin natin yung ating luya na hiniwa ko lang din siya ng pamins, mga one thumb lang para hindi naman masyado ma-over ng luya yung pusit natin. Pagkatapos na maluto na rin siya o mahalo siya ng mabuti dyan, ilagay na rin natin yung ating sibuyas na isang piraso lang din yan na hiniwa ko siya ng pamins. At the same time, isabay na rin natin yung white part ng spring onion. Ihalo lang hanggang sa maluto yung sibuyas o kaya mag-translucent lang. At maglagay na rin tayo ng 1 teaspoon lang na chili powder. At paminta na rin, mga 1 teaspoon lang din. At the same time, maglagay din tayo ng 1 teaspoon din na asin. Pagkatapos, lagyan natin ng 1 tablespoon na sugar at 2 tablespoon din na toyo. Ganyan lang, maglagay din tayo ng mga at least 2 tablespoon din na liquid seasoning. At maglagay din tayo ng at least 1 teaspoon lang din na soybean paste. Kung optional lang yan din mga kalasa, kung wala kang soybean paste, okay lang, ituloy mo lang din sa pagluto mo dahil hindi naman siya talaga required. Pero kung mayroon ka niyan, talagang masarap siya. Maglagay tayo ng kunting tubig para hindi masyado mag-dry yung ating sauce. Kunti lang kasi nagtutubig din naman yung pusit. Pagkatapos niyan na mahalo natin siya ng mabuti, tikman muna natin kung tama na yung timpla niya. At maglagay na rin tayo ng siling labuyo. 3 piraso ang nilagay ko. Kung sa'yo, kung depende sa ano mo, matolerance mo yung anghang, o kung gusto mo mas maanghang, di dagdagan mo pa. Pero okay na sa ang 3 sa amin. At pagkatapos niyan, ilagay na natin yung pusit na nilinis ko na yan mga kalasa, kagaya kanina yung nakita nyo. Nilinis ko na siya at saka tinanggalan ko ng balat para hindi siya gaano malangsa. Kasi yun ang nagpapalangsa. At the same time, nilinis ko na yung loob ng tiyan niya na tinanggal ko talaga lahat yung mga laman nun. Pagkatapos, ihalo lang natin yan at saka hanggang sa mahalo mabuti yung ating pusit sa ating mga sa ating sauce. Tingnan yung mga kalasa, 'di ba? Nagtubig din siya lalo, dumami lalo ang tubig niya kasi nagtutubig din yung pusit. Takpan muna natin hanggang sa maluto yung pusit. Pagkatapos niyan, nakita mo naman na medyo lumapot na yung sauce niya at saka medyo nag-reduce na. Lagay na natin yung ating spring onion, yung dahon niya natira kanina. Pagkatapos niyan, ihalo lang kunti at saka ready to serve na yan yung ating pusit mga kalasa na talaga namang napakasarap. At sigurado naman mga kalasa, masisira naman ang diet mo dahil sa sauce niya pa lang napakalakas na sa kanin. At siguradong naman yan na mag-i-enjoy ang buong family sa kanilang masarap na hapunan. Mga kalasa, ipiplating na natin yan. Pagkatapos, ayan na, huhusgahan na natin at saka titikman na natin yung lasa ng ating spicy garlic buttered squid or pusit na talaga namang napakadali na lang gawin. At saka pagka nalinis mo lang, matagal lang man dyan maglinis, pero napakadali niya lang lutuin. Kaya mga kalasa, i-like mo na at i-share yung ating video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na at i-click mo na rin ang bell button para ma-notify ka sa sunod na video natin. Kaya mga kalasa, muli, maraming salamat sa panonood. Thank you. Thank you mga kalasa. Bye-bye!